Rico. Yo, what's up, mga man? Dandy's back! Yoo-hoo! Happy New Year, mga idol! Bagong vlog sa 2024! At bagong vlog, first vlog pa lang ngayon 2024! We're up! Ngayong araw, idol, ay pag-usapan natin kung sulit ba bumili ng Honda Click 160 ngayon, 2024. Ito na lang pag-usapan natin kung paano ito ba magiging sulit, no, ngayon 2024. Ay paano magiging sulit ka ba pag bumili ka ng Honda Click 160? At kung ano yung mga dapat na kailangan mo dito sa motor na to at yung hindi mo kailangan. Pati na rin naman yung mga nating issue, no? Ngayong isang taon na natin tong ginagamit. Well, 1 year na itong ating Honda Click 160. Woo! Ayun nga, no, sa almost 1 year ko nang gamit to, no, para sa akin, no, sulit na sulit to. Sa presyo niyang 116 kung nabili. Eh ngayon, hindi ko na lang alam kung magkano, no, kung nagtumaas to, no, tumaas ba to ngayon, pero nabili lang namin to mga 116, ganon. Sulit to ngayon bilhin, lalo na kung gagamitin mo sa panghanap buhay. Unang-una, meron siyang footboard. Diba? Napakalaking bagay ng footboard. Alam nyo naman ako, ayun ang number one na dahilan kung bakit ko ba napili itong Honda Click kaysa sa Aerox. Ayun ang unang dahilan kung bakit Honda Click 160 napili ko kaysa sa Aerox V2, no? Dahil yung footboard. Mas marami akong may lalagay dyan kaysa doon sa ng Aerox. Na kahit na mas malaki yung compartment niya, eh mas marami yung maisasampa ko dito. Lalo na kung mga grocery, mga pamalengke mo, eh susulit sa ito. Pero ayun o, kung nakikita nyo yung arangkalang yan, kung nararamdaman nyo, eh napakasarap. Pero ito, mga idol, lilituhin ko pa rin naman kayo. Para saan kasi sulit ko na to? Pero lilituin ko pa rin kayo dahil mayroon pa rin talagang mga pangit dito. Diba? Di naman wala yan. Wala namang perfectong motor. Kahit anong motor, meron at meron kang makikita ang pangit. Tulad na ito, eh yung shocks, yung rear shock nito eh matagtag. Yung drum brake sa likod. Pero although parehas na sila nung Aerox na naka-drum brake, is all goods lang. Parehas silang ganun na medyo mahirap patigilin. Pero kayang i-adjust yan. Nung una, gamit ko dito, ayun ang unang-una kong naayawan talaga is yung preno niya. Pero ngayon, basic na sa akin yan. Oh, ha? Napakaganda na ng preno nito ngayon dahil kailangan mo lang i-break in ng maayos, i-adjust mo lang ng maayos. It's goods na yung preno na yan. Tsaka, yung dragging. Eh, yun na nga, di ba? Lagi naman yan sa Honda. Honda Click, yung P6, meron dragging yan, lalo na pag-stacks. Pero ang gagawin mo dyan, magpapalit ka lang ng panggilid. O kaya, palinis mo lang, all goods na yan, makawala na yung dragging yan. Eh nga lang, no, nakakainis nga lang kasi mabibrate. Pero ikaw eh, naghahanap ng motor, lalo na wala pang motor ngayon. Nag-iisip ka, kung nag-iisip ka sa Click, bawa Click tsaka Aerox na 160, tsaka 155 na Aerox. Kaya nag-iisipan mo, halos parehas lang ng budget. Sabihin natin, di ba? Parehas lang ng budget. Kung
Mas kailangan mo talaga panghanap buhay. Eh dito ka, sa Click 160. Alam nyo kung bakit nasulit, tapos ngayon 2024. Dahil sa mahal ng gasolina. Tapos itong Click na to, is napakatipid sa gasolina na ito ng Lodi. Nung binihay ko to eh, lumabas is nasa 49 or something ganun. 40 something kilometer per liter. Ah, mamaya, papakita ko na lang sa inyo yung kailabasan yung ride ko noon sa Marilaki. Gusto nyo malaman kung ilan ang gas consumption nito is panoorin nyo na lang yung vlog ko tungkol sa yung vlog ko dun sa may Marilaki eh, sa Sierra Loop. Nandun yung gas consumption niya. Kasi hindi nyo rin talaga makakonsider na kung magiging sulit ba sa inyo. Kasi depende pa rin yan kung paano nyo kakailanganin yung motor. Kung saan nyo siya kailangan para maging sulit. Para masabi natin sulit siya para sa inyo. Kasi sa paningin ko, sulit to sa akin. Lalo na ngayon, lalo na nung nagaling ako sa Sniper na version 2. Nasulit ko yung compartment na to, nasulit ko yung footboard. Dahil naranasan ko yung walang compartment. Kaya masasabi ko dito is sulit na sulit talaga. Kaya sa singitan men, napakasulit na ito. Hindi ko matatanan dito. Ayun lang naman para sa akin na ayun lang gusto ko sabihin. Nasulit siya sa akin ngayon 2024. Kung paano pa ito magiging sulit? Kung katulad kita na ayaw na may masyadong kaparehas sa motor. Eh kasi, pag naka-Honda Click 160 ka, wala ka masyado pang makikita naka-Honda Click ngayon. Halos wala. Halos bihira. Bihira ka makakakita. Meron at meron, pero bihira. Hindi tulad ng Aerox. Metmea, ayan o. Metmea, may makikita ka niyan. Doon mo masasabing sulit siya. Dahil nag-iisa ka lang eh. Pwede ka pang pagtinginan muna nila. Tatanungin ako sa specs bell lang nito. Eh, sulit na sulit ka na. Hindi naman ako sponsor ng Honda. Hindi ko rin naman sila ina-advertise. Dahil ako isang Honda user lang. Click 160 user. Doon ko lang masasabi na sulit. At yun mga idol, maraming salamat sa inyo. Dito ko na siguro tayo papusin yung vlog. Yun, kung hindi ka pa rin makapag-decide kung kukuha ka na ba ng Click 160, eh baka ito na yung dahilan na makakuha ka na ng Click 160. Babush!